Ang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. At andito na nga tayo guys sa episode 229 ng Abot Kamay na Pangarap. So ang ating nga nakaraan ay yun na nga, nakaupo na si Limonitang Moira na kanyang trono at nagsasaya na siya sa ngayon. At yun nga, si Don Pepe din ay nasa ospital pa rin na nagpapagaling dahil sa kagagawa nito ni Moira. At ito naman nga si Giselle ay galit na galit kay Moira dahil sa ginawa ni Moira sa kanyang papa. At sinabi nga ni Giselle na hindi niya talaga mapapatawad si Moira sa sobrang kasamaan talaga na ginagawa niya sa lahat ng mga taong nasa paligid niya. At ito naman nga si Lynette ay tuloy-tuloy na ang pagaling at nakalabas na ng hospital. At ito naman nga si Annalyn ay naloko na naman ni Zoe kasi pumunta sila sa tinitirahan dati ni Zoe at Doc RJ pero wala na silang nadatnan pero may nadatnan silang isang babae at yun nga ay binayaran ni Zoe na sabihin na sina Doc RJ at Zoe ay pauwi na ng Pilipinas. At ito namang si Annalyn at Harry ay naniwala kaya nagdesisyon din si Annalyn na uuwi na lang ng Pilipinas kay para magkausap sila ng tatay nila. At ito naman nga si Lynette at Chang Susan nang malaman nila na andito nga si Lolo Pepe sa East Reed ay dinalaw nila. At yun nga, tinanong nga ni Lolo Pepe si Lynette kung ano ba talaga ang mga ginawa ni Moira. Kasi sa dami ng ginawa ni Moira kay Lynette. Pero ito naman talagang si Lynette ay napakabait na tao. Kaya manang-mana sa kanya si Annalyn. At yun nga, ayaw naman magkwento ni Lynette. Kaya ito naman si Chang Susan ay talaga namang madaldal. Kaya siya ay nagkwento ng lahat ng mga siguro sa dami-dami ng ginawa ni Moira kay Lynette. Hindi na maibilang ni Chang Susan kung ilang beses pa ginawaan siya ng kasamaan. At ito naman nga si Annalyn ay talaga nakapag-desisyon na babalik na ng Pilipinas. Dahil yun nga, sa kasinungalingan na naman ni Zoe na uuwi na nga daw sila ng Pilipinas. Pero sana malaman pa rin ni Annalyn na hindi talaga sila uuwi ng Pilipinas. Kasi pag nagkataon, lalo magkakalayo sila ni Doc RJ, diba? At ito naman nga si Giselle ay dinalaw ng may-ari ng East Reed. Na yun nga, na inaalok si Giselle ng mataas na posisyon na kung ano ay mapapantayan niya talaga si Moira. Pero hindi tinanggap ni Giselle kasi may naisip si Giselle na pwedeng ibigay niya yung posisyon na yun kay Lynette. Pero ito naman si Lynette, nagkausap sila ni Giselle na kung gusto nga ng inaalok niya sa kanya, pero tinanggihan din ni Lynette. Kasi sa totoo lang si Giselle naman ay talagang mayaman naman talaga siya. Kaya siya naman ang namahala sa Apex kasi gusto niya lang naman tulungan si Lolo Pepe at si Doc RJ. At ito naman ngayon si Michael ay ipinakilala na kay Lynette ang bago niyang kasintahan na isang doktor nga sa street. At maging masaya naman si Lynette. Pero parang sa mukhang ni Lynette ay may pangamba. Pero okay na din yun kasi at least nakahanap na din si Michael na magpapaligaya sa kanya. At ito naman ngayon si Dr. Benitez ay parang nagpaparamdam na kay Lynette na may gusto sa kanya, diba? So, titingnan natin sa mga susunod na araw kung talagang ano ang nararamdaman ni Lynette at Dr. Benitez sa isa't isa.
Ayan, yun lang guys ang ating episode for today. Walang masyadong bago ngayon, walang masyadong pasabog. So, aabangan natin sa mga susunod na episode kung ano ba talaga ang mangyayari kay Annalyn. Kung uuwi ba talaga siya ng Pilipinas, kung malalaman niya talaga na andyan pa si Doc RJ sa Amerika. At ito naman yung si Moira ay titingnan natin kung hanggang kailan matatapos yung kasamaan niya. Pero alam niyo naman guys, talagang nagwawali ng kasamaan, laging kabutihan. At yun lang guys, at maraming salamat sa pagsasupport ko sa aking channel at huwag niyo pong kalilimutan i-like and share and subscribe para po ma-update kayo sa lahat ng video na i-upload ko. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.